Magandang araw and welcome back sa continuation ng ating discussion series with regards to understanding history. Sa ating previous video, we discussed about the different definition given by various historians patungkol sa term na history. Then, pinag-usapan din natin yung relevance nito and at the same time kung saan ba tayo makakakita ng iba't ibang mga historical sources. So what I've mentioned in our previous video, for today, we're going to tackle about the classification and types of historical sources. Ano nga ba ang isang source? Para magkaroon tayo ng idea patungkol sa terminong ito, ay gagamitin natin ang definition na binigay ni Howell and Prevenir noong 2001. According to them, sources are defined as artifacts that have been left by the past. They exist either as, first, relics, second, what we can call as remains, or third, as the testimonies of witnesses of the past. Batay sa pagpapakahulugan na binigay ni Howell and Prevenir, ay mapagtatanto natin na ang mga historical sources ay hindi lamang limitado sa mga written documents, but rather papasok din yung tinatawag natin ng mga artifacts and ecofacts. Usually, kapag pinag-uusapan yung mga artifacts, ang unang pumapasok sa isip ng mga estudyante ay yung mga nahukay na mga buto, kalansay at iba pang mga archaeological finds. Ngayon, upang magkaroon tayo ng kaliwanagan patungkol sa mga terminong ito, ay sasangguni tayo sa dalawang diksyonaryo. Ang una ay sa Collins English Dictionary at ang ikalawa naman ay sa Merriam-Webster Dictionary. Dito sa Collins English Dictionary, sinasabi nito na ang artifacts ay something made or given shape by humans such as a tool or a work of art. Samantalang sa Webster Dictionary, sinasabi naman ang artifact ay simple object showing workmanship or modification as distinguished from natural object. So kung tutuusin, isang artifact ay isang bagay na nanggaling sa isang particular period of time. So halimbawa niyan, yung mga tools na ginagamit nila noon, yung mga ornaments, etc. etc. Sa kabilang dako ay i-differentiate naman natin itong artifact sa tinatawag naman natin ng mga ecofact. Para matulungan tayo magkaroon ng idea patungkol sa terminong ito, ay sasangguni naman tayo sa Oxford Dictionaries, kung saan sinasabi dito that ecofacts refers to an excavated piece of evidence consisting of natural remains as opposed to an object of human workmanship. In other words, it is contrasted with artifact. Para mas madali nating maintindihan, ito na lang yung tatandaan nyo. Kapag artifact, it is modified. Kapag ecofact, it is natural. So halimbawa, meron tayong bato. Kung yung isang bato ay ginamit siya as is at walang modification na ginawa doon, that is considered as an ecofact. Pero kung yung bato ay sabihin natin na tinapyas, pinatalas para gawing isang stone tool, ito na ay magiging isang artifact. Kasi nga, pag sinabi nating artifact, it is modified by human hands. So anything yan, even nga yung mga damit nyo considered na yan as artifact. Yung mga cellphones ninyo, considered as artifact. So not necessarily talaga na kapag artifact ay nahukay o di kaya na tabunan na ng lupa, etc. So anything as long as modified by humans. Ayan, sana naging klaro na sa ating lahat ang difference between an artifact and an ecofact. So ang susunod naman natin na pag-uusapan ngayon ay yung tinatawag natin na main types of written sources. Itong artifacts kasi at saka mga ecofacts na ito, unwritten to ha. Ang pag-uusapan naman natin ngayon, yung main types of written sources. Sa pag-aaral natin ng kasaysayan, meron tayong tinatawag na positivist school of thought, kung saan itong school of thought na ito ay nagbibigay ng importansya sa mga written materials. However, sa paglipas ng panahon, ay hindi na lamang yung mga written materials ang pinagtutuunan ng pansin, pagkus even yung mga audio recordings, works of art, photographs, videographs ay kinoconsidered na din as sources of history.
Now, meron tayong dalawang main types. Ang una dito yung tinatawag natin na primary sources at ang ikalawa naman ay yung tinatawag natin na secondary source. Ang isa sa mga magandang definition patungkol dito sa primary source ay ibinigay ni Louis Gottschalk sa kanyang aklat na may pamagat na Understanding History noong 1950. According to him, a primary source is the testimony of an eyewitness or of a witness by any other of the senses or of a mechanical device like a dictaphone, that is, of one who or that which was present at the events of which he or it tells. Ngayon naman ay i-highlight natin ng ilan sa mga keywords na matatagpuan doon sa pagpapakahulugan na binigay ni Gottschalk. Ang una dito, eyewitness or testimony of an eyewitness. Ang susunod ay senses or mechanical device. At ang panghuli ay present at the events of which he or it tells. Patay dito, mapag-iisipan natin na kinakailangan na ang primary source ay produkto ng isang tao na nandun sa event na kanyang dinedescribe, naramdaman niya, ibig sabihin dumaan sa kanyang senses. So pwedeng nakita, narinig, naamoy, natikman, naramdaman. So anything na dumaan sa kanyang senses at kanyang dinescribe sa pamamagitan ng pagsulat or di kaya pagbibigay ng isang interview ay pwede natin maituring bilang isang primary source. Ang ilan sa mga halimbawa na pwede nating isama dito sa primary sources na ito ay ang mga sumusunod. Yung diaries, audio recordings, artifacts, letters, newspaper articles, and documents such as birth certificates, marriage contracts, and death certificates. Pwede din natin na i-consider yung mga visual sources like works of art, photographs, and videos as primary sources. Pero tatandaan lang natin na kinakailangan natin alamin kung yung gumawa ba ng mga photos na ito, ng videos na ito, o yung diary ay present doon sa event na kanyang dinidescribe. Kasi, for example, sa diary, pwede niyang binanggit sa kanyang article or diary entry, pero yun pala, wala siya doon sa event na dinidescribe niya. So, magiging secondary source yun. So, yun yung importante, present sa event na dinidescribe. Yung issue patungkol doon sa reliability ng source ay yun naman yung pag-uusapan natin sa susunod na video natin, which is about historical criticism. Basta ulit-ulitin ko lang sa inyo ang inyong tatandaan, primary source kapag yung nagde-describe ng event ay present doon sa event na kanyang ipinapaliwanag or dinedescribe. Kasi pag wala siya doon, automatic, considered na yan as secondary source. Ngayon ay dumako naman tayo sa definition na binigay ni Gottschalk patungkol sa tinatawag naman natin na secondary source. According to him, secondary sources refers to the testimony of anyone who is not an eyewitness, that is, of one who was not present at the events of which he tells. Sa makatuwid, binibigyang importansya dito yung presensya ng tao na nagde-describe sa event. Okay? Yun lang yun eh. Ulit-ulitin lang natin. Very simple lang naman. Primary, kapag present sa event, dumaan sa kanyang senses, pwedeng nakita, pwedeng naamoy, na narinig, natikman, naramdaman. So anything, basta dumaan sa senses mo, primary. Pero kapag kunwari, kwento lang sa'yo ng ibang tao, magiging secondary na yan. O di kaya nabasa mo lang yung tala na sinulat ng ibang tao na present doon sa event na yun. Now, kapag kunwari gagamitin mo yun at ikaw na yung nagkwento sa ibang tao, hindi ka na primary source. Magiging secondary source ka na lang. Ang isa pang pagpapakahulugan na binibigay naman nila patungkol dito sa mga secondary sources o sekundaryang batis ay yung pagiging processed information na ito. Kung yung primary source ay tumutukoy sa raw information, ito namang secondary source ay tumutukoy sa processed information. And pwedeng mayroon na itong dagdag at bawas. Halimbawa, nagde-describe ka ng pangyayari doon sa naganap na labanan sa Marawi.
Of course, kapag ang nagbigay ng entry or explanation or description patungkol sa mga kaganapan doon na isang sundalo na present sa naturang kaganapan, may tuturing natin yun as primary source. Pero kung kunwari, ikinento lang ng sundalo na yun sa kanyang kaibigan at yung kaibigan na yun ay yung nagkwento sa'yo, eh di syempre, yung kaibigan ay secondary na lang, hindi na siya primary. And pwede pa na nadagdagan yung information o di kaya nabawasan. Ang ilan sa mga halimbawa nitong secondary sources ay ang mga sumusunod. Bibliographies, commentaries, annotations, dictionaries, encyclopedias, journal articles, magazines, monographs, and textbooks. Dumako naman tayo sa categories on written historical sources. There are four categories of written historical sources. So ito yung narrative or literary, the diplomatic or juridical, and social documents. Dito sa narrative or literary, kasama dito yung mga chronicles, so yung mga tala na pinipresent in narrative form. This is very self-explanatory kasi karamihan o ang bulto din ng mga written documents natin ay mako-considered as narrative or literary. Bakit nila sinusulat ito? May iba't iba silang mga dahilan, pero ang isa sa mga pangunahing rason kung bakit sila nagtatala ng kasaysayan is to impart a particular message for the future. The second category is the diplomatic or juridical. These are understood to be those which documents an existing legal situation or create a new one, and it is these kinds of sources that professional historians once treated as the purest, the best source. This is a document usually sealed or authenticated in some other way, intended to provide evidence of the completion of legal transaction or proof of the existence of a juristic fact and which could serve as evidence in a judicial proceeding. Usually, itong mga diplomatic or juridical documents, ito din yung mga ginagamit sa korte. Bakit siya kinoconsidered as the best source? Kasi nga, dumadaan ito sa scrutiny. Hindi ka naman kasi tatanggap ka agad basta-basta ng anumang dokumento sa korte kung hindi ito dadaan sa kritisismo o di kaya ma-establish yung authenticity nito. Diba? Kasi kung walang ganong bagay, hindi magiging doubtful yung isang dokumento. Therefore, at one point of time, at some point of time, these kinds of documents were considered as the best kind of source. At magiging part yan ang magiging discussion natin sa susunod na video, diba? Yung tungkol dun nga sa reliability and authenticity of different sources. Kasi pwede na parang totoo yung dating ng isang dokumento, but then in reality, peke pala. Hindi pala authentic, diba? Gawa-gawa lang pala. Ayan, ang panghuling category naman ay yung tinatawag natin na social documents. And isa din ito sa may mga pinakamaraming bulto na mga written documents dito sa ating bansa. Social documents refers to the products of record-keeping by bureaucracies such as state ministries, charitable organizations, foundations, churches, and schools. These contain information of economic, social, political, or judicial import. So technically nga, napakarami ng mga dokumento na yan kasi halos lahat naman ng mga tanggapan ng pamahalaan ay may tinatabing mga dokumento ng iba't ibang transactions nila. Bilang halimbawa, sa pupunta tayo sa National Archives, ang karamihan din sa mga dokumento na nandun ay yung mga transactions during the colonial period. Then, sa mga simbahan, sa churches, yan, ano ba yung mga kadalasan nire-record sa simbahan? Baptisms, yung mga death, yung mga kinakasal, etc., etc. Pagdating dito sa charitable organizations, ano ba yung mga nire-record nila dyan? Sino yung mga nag-donate? Diba? Sino yung nakinabang sa mga activities na ginagawa nila? Then, sa schools, ano ba yung mga nire-record dyan? Yung grade ng estudyante, diba? Sino-sino yung mga nag-aral sa paaralan na yun? Gaano katagal bago matapos ng isang estudyante yung kanyang pag-aaral?
makailang beses ba siyang umuulit sa pag-aaral kasi baka bagsak sa ilang mga grado, etc., etc. So maganda itong mga social documents na ito kasi ito naman yung nagpapakita sa pamumuhay ng mga ordinaryong tao. Diba? Importante ito para mapakita natin ano ba yung klaseng lipunan na meron sila noon. Diba? At magkakaroon tayo ng glimpse. Ano ba yung lipunan kanilang ginagalawan? Bilang halimbawa, sabihin natin, kunwari, nag-research tayo sa isang simbahan. Then nakita natin sa archives nito na noong taong 1872 ang daming nga namatay at ang cause of death nila ay cholera. So, pwede makapag-suggest ito sa atin that during that time ay nagkaroon ng cholera epidemic kung kaya't marami ang namatay. So, dito nakikita yung importance ng mga social documents. Ngayon ay dumako naman tayo sa categories ng unwritten sources. Ang una natin sa unwritten sources ay ang archaeological evidence. Then, ang sumunod naman ay yung oral evidence. At ang panghuli ay material evidence. Archaeological evidence can tell historians a great deal about the culture of the area, the ways of life, the artistic ambitions of the people who live there. Archaeological evidence refers to remains such as artifacts and ecofacts, which help a historian in determining the culture of the area where the evidence was found. Similarly, the ways of life of the people, including their artistic expressions, have been etched in these materials. Archaeological pieces of evidence include tools, ornaments, fixtures, etc. Dumako naman tayo sa tinatawag natin ng mga oral evidences. These could include folk tales, myths, legends, folk songs, and popular rituals. These contain information of economic, social, political, or judicial import. This could also include yung mga interviews na pwede nyong i-conduct if ever nagagawa tayo ng mga historical researches. Bakit mahalaga itong mga oral evidences na ito? Kasi nga, nakaukit din dito, although in oral form, yung mga halagahin, yung kultura, tradisyon, belief system ng isang lipunan kung saan ito nanggaling. So bilang halimbawa, itong mga folktales na ito ay nagpapakita kung ano ba yung perspektibo ng mga tao na gumawa nito, kung ano yung kanilang pananaw sa buhay, kung ano yung kanilang pananaw patungkol sa pakikipagkapwa, at kung paano sila makakahalubilo sa ibang tao, etc. etc. Ang panghuli naman natin ay yung tinatawag na mga material evidence. So this may include the following: photographs, videos, and sound recordings. Ayan, so that ends our lecture video for today. Pasensya na kung naglalakad tayo sa ngayon kasi nga umalis, nag-change location tayo dahil sa maulan na doon sa labas. But then, kapag meron kayong magiging mga katanungan patungkol sa ating naging diskusyon sa araw na ito, ay pwede ninyong i-brought up yan sa susunod natin na live streaming ng klase. Then, antabayanan ninyo sa inyong MS Teams dahil sa mag-upload naman ako doon ng inyong gagawin na activity patungkol dito sa lecture na ito. Ayun lamang at maraming salamat. Ang susunod na video natin ay may patungkol naman o may kinalaman sa tests of authenticity and credibility. Maraming salamat sa pakikinig.